Hello guys, welcome to my channel. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat, saan man kayong dako ng mundo guys. So ito na naman si Pasmong Vlogger, ang iyong tagalingkod. Naglingkod ko guys. So ang atong video karon na adlaw, so mag real talk ta guys. So keep on watching. No, yang dagway siya, bye. Bitaw guys, for today video guys, kuan guys, kanang about sa lab kuno guys, kani nasakal na sa gugma. Sa mga nasakal sa gugma, nasakal ug murag gituok na di nakaginhawa ba guys ba? So apil ba ya po siguro kuan ni guys, kanang pait kayo guys ay. Pait kayo ni may gugma ta ba? May gugma ta niya. Yama-yamaan bitaw ta. Yung lulukuhin kalindan naman pala, hindi mo alam anong gagawin, di ba? Kapuy guys. Batuhon ta og mga dili may istorya guys, dayon. Idibdib na to guys, sakit sa daghan. Okay ra ang taog sakit sa daghan guys, unja kanang kanabitawng atang heart ba guys, kung di nakakontrol, mura na bitaw tag kanang di natakaginhawa no, di natakaginhawa, hindi ama, dura man di natakaginhawa o paminaw lang, mura di na bitaw kaginhawa ka ng huot, nagid kayo sa katanan, nga lami na, I want to die na like that, pero pilit pagyapon kang maginhawa, kay gusto kang magpait pa, gusto kang magkapit pag yun, pero paminaw ni mo, di na kaya, so, guys, di man dyan maiwasan nga dito may gugma. Hindi maiwasan na magmahal tayo, pero yung respeto ba, yung parang dinadown na yung pagkatao mo, so parang itchanto na guys. So kailangan na natin i-let go kasi pag magkasakit tayo sa puso, in case na di ba, o di natin maiwasan, magkasakit tayo sa puso kasi dinibdib natin. Napakahirap na di natin makayanan, so di natin mamalayan, bumibigay na yung katawan natin. So, okay lang sana kung magkasakit tayo sa puso, mabutas yung puso natin, ganun, na walang taong madadamay, kaso tayo lang nagmahal, tapos may mga maipit na pamilya, for example, hindi ka na makaligtas, magkasakit, magbidridin ka na, so, no choice tayo guys. So sila yung kawawa yung sarili mo, kawawa pa yung mga tao mo, mga tao ba na nasa paligid mo, like pamilya mo, mag-aalaga sa iyo, maggasto sa iyo panggamot mo, ganun. Tapos ito pa yung kalalabasan guys, na yung okay lang sana kung magkasakit ka na, yung maibalik pa yung dating ikaw. Pero pag yung magkasakit ka na, hindi na maibalik yung mga dating ikaw, yung mga kalakasan mo, ganun. Ikaw yung kawawa. So, kailangan natin magiging matatag about sa pag-ibig. Kailangan may positive mindset tayo. So, pag feel natin na hindi na maganda guys, pag hindi na ayos yung relasyon mo, kailangan nyo munang dumistansya, mag-isip ng maayos kung ano yung nakakabuti para sa sarili, para sa inyong dalawa. Kasi mahirap naman yung isa lang yung lumalaban. Isa lang yung nag-fight back sa relasyon mo, tapos yung isa wala. Hindi mo alam kung ano yung gusto, ano yung kailangan niya. Yung hindi ba niya masabi na kung ikaw pa ba, or mahalaga ka pa ba, ganun. So, ako is usapang pag-ibig. Gusto ko sana mag-advise guys, pero laking insulto sa akin, alam niyo ba? Buhay pag-ibig ko is, unfortunately guys, hindi talaga ako yung tipong babae na sa pag-ibig, maswerte sa pag-ibig. Paswertihan lang din guys. Paswertihan lang din. So, lahat tayo naman, hindi naman lahat ng tao na
ano, makadanas ng ganito. So maswerte yung ibang tao na maswerte sila sa kanilang love life. So usaping pag-ibig, pasmong vlogger is pasmo gid sa gugma, guys. Pasmo gid ko sa gugma. Daghan kay ko kaagi nga gapas mo, pasmo gid ko, guys. Di lang sa pag-ibig, guys. Di lang sa pagkaon, guys. Di lang sa basta, guys. Si pasmong vlogger, guys, is daghan yung kaagi sa kinabuhi nga kapasmo-pasmo gid, guys. So stay tuned, guys, kay sa ako ang vlog. Manggawas gid ni pagkapas mong vlogger, guys. Makagawas ra gid ni sa di madugay, guys. So stay tuned, guys. Keep on watching lang gid nga kuan, magsubaybay mo na ko. Bisag pulaan gud mo sa kong naong, di ko gwapa, guys. Di ko gwapa. Mahigugmaon lang ko, pero ako mangyay tao siguro nga mahigugmaon ko nga wa ko kay bawg aso ko dapit nay halaga, guys. Abinin nyo, guys, murag dili na ang daghan mo ikaw gapangsyon, guys, nga may gugma, guys. Murag ang ilong na, guys, ba? May mugaso ng gugma, nigdong. Sakit naman kayo ning imong gipang buhat sa kuadong, kanin imong gipang chat sa kuadong nga nabitaw. So, murag, pait kayo, guys, ba? Nga bitter kayo nga digid masabot, guys. Kaya nga naman, wag kang lusyang-lusyang ka tungod sa gugma, kay ipiton ka tanan bawal. Asang gugma ni, asang justisya ni, guys, ha? So, one of a kind bugo, guys, nga sakal sa gugma. So, sa mga nasakal sa gugma, kinahanglan na natong buhian, bitawan na natin kung hindi na tayo nagiging masaya sa isang relasyon. So, sama sa isa kabutang ba, guys, nga kung napay silbi ato pa siyang pakinabangan, diba? So like my dress or buslot, guys, sama po siyang kasing paminaw na ko, guys, na buslot na, guys. So kana siya, guys, okay ra na siya na buslot, guys. Kaya nga naman ikapit pa na siya, guys. Dako kay ni siya tabang na ko, guys. Mao nang gihigugma gid din ako, guys. Paborito gid din ako siya, guys, pero wa gid din ako siya gi-give up, guys. Mas mahimong i-give up na ko ang gugma, guys, nga paminaw na ko. Jabo na, guys, na jabo na yung tipong gusto kong sumigaw, gusto kong kumanta nang di ko alam ang anong kakantahin, guys. Bitaw, guys, seriously, sakit sa dugan nga so naka sa isa ka relasyon nga daghan tao mamo. Kayo say dili ko gusto nga about me sa relasyon, di ko gusto i-share, gusto ko isarili, pero naiusahay puno na, guys, kanang sakal na girasin, guys, sakal na girasin kanang makawa na gid siya o pamatasan, no, naiusahay makatubag tag dili mayo. Usahay i-share pud sa mga amiga para di pud ko kahuna-huna og suicide basid kanang sa uban ba nga dili makayanan. Then inyo ang sistema is mag nahuna naraman mo ang sabay buhaton, maghikog na lang siguro ka ni, kaya naman ko'y halagaan eh. Gusto ko na magpakamatay kasi sobrang sakit na yung nagawa niya, guys. Hindi ko kayanin, guys. Ganun, hindi. Kailangan mong magpatuloy sa iyong buhay. Isipin mo in the first place nung wala ka pang jowa. Masaya ka kahit saan. Masaya ka sa sarili mo kung ano yung pinagagawa mo. So maraming bagay na dapat natin maintindihan, ano yung tunay na pag-ibig, ano yung tunay mong halaga bilang tao. Huwag mong isipin na pangit ka, huwag mong isipin na yung mga negative side na yung maisipan mo. Hindi siguro ako maganda. Hindi ako kasing sexy niya. Hindi ako kasing kinis niya. Ganun. Wala, guys. Ako yung tao na ang form of guilt ko lang, guys, sa sarili ko mismo. Yung hit ko yung sarili ko, di ko alam kung anong meron ako. Na yung pahalagahan ako, yung tapos na, yung ayoko na. Pero yung insecurity sa ibang tao, no, hindi ako ganun. Ako is kilala nila ako, magsilo siguro ako pag ano yung makikita ko. Actual talaga, yun. Tapos sabay, desisyon na kung kaya pa, isa, dalawang bisis mapatawad ko.
May third naman, pero mapatawad ko. Pero pag sinabi kong ayoko na, it's enough na. Kasi, di ko na kaya yun. Pag ganun, di ko na kaya. Napakahirap. Sa isang relasyon yung pinaglaban mo, tapos hindi ka pinaglaban, or ipaglaban ka man, pero maya-maya, every seconds, every single minutes, every day, every night, nandun yung pagtatalo nyo. So, masakit, parang mabigat yung pagbangon mo bawat araw, bawat kayod mo, mabigat yung sistema, parang wala kang lakas kasi andun nga, mas matibay at mas ramdam mo yung sakit, lalo na yung mga salita na, yung mga bibitawan ka ng hindi magandang salita, yun yung magpapahina sa'yo, yun yung magpapahina sa'yo. So, ano ba yung dapat gawin? So, ako is medyo subok-subok ko na yung buhay, love life, no? Nakailang beses na din akong sumubok, paulit-ulit, pero hindi pa rin, ganun pa rin yung ending, guys. Ang ending, guys, is ipagpalit ka lang din naman, guys, ganun. Yung lalaking palaging nagsiselos, palaging galit, palaging di mo alam kung anong dahilan, kahit anong iwas mo sa ikakagalit niya, gagawan ka ng paraan na magkasala ka. Yung gagawan ka ng paraan na may mali ka. Kahit anong pang iisipin mo na saan ka baka nagkamali, sa ano ba yung ginagawa mo. Litsing yating jawa, guys. Ang kadyo ni Katka sa bumbong, guys. Bisa kung saan din nag-analyze, guys. Naglibog kung nagkandali si Bisid ko, guys. Kung saan, guys. Ha? May pay mo gakos kong beer kada adlaw. May pay mo gakos kong beer kada gabi. Lami pa. Humok pa. Pay labad sa ulo, guys. Walay sakit sa ulo, guys. Pag si beer imuhang katapat, guys. Wag yun. Bisa kung saan, bisa pag laparuho na ni mo, guys. Bisa pag duklo na ni mo, guys. Wag yun. Di yun. Wag yun. Dagang alingasa, guys. Pero nakahinigugma, guys. Bisa kung saan, siguro ni mo glimba-glimba, guys. Labad sa ulo, nahinigugma, guys. Samot, naghigpit ka doon mo, guys. Grabe ka labad, guys. Sakit sa daghan, guys. Unang, pagsakal ka na, guys, bitawan mo na. Bigyan mo ng halaga sarili mo. Give a space ka nang mag-isip ka kung ano yung nakakabuti, kung saan ka masaya. Gawin mo yung bagay kung saan ka masaya. Wag yung magpahawa ka, wag yung magpatali ka hanggang liig. Kung kaya mo naman mamuhay mag-isa, why not, diba? So, yung mamaliitin ka ng isang lalaki, yung kayang, kung tutulong man, magsuporta sa'yo, tapos hawak at nagaliig, yung maraming bawal, yung lahat na lang panghahawakan ka. So, parang hindi na masaya, yung iba na yung takbo ng relasyon na. So, sa mga sawing pag-ibig dyan, yung sa mga nasasakal na, please lang, nagmakaawa ko sa inyo, mahalin nyo yung sarili nyo. Kung paano ka nagiging masaya nung mag-isa ka, yun din, mag-back to normal ka. Ibigay mo yung best mo sa sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo bago ibang tao. Yun lang ang aking masasabi for today. Pag sakal ka na sa isang relasyon, bitawan mo na. Let him go, let her go. So, sana magiging masaya tayo, sana katulad din tayo ng iba na maswerte sa love life, hopefully. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye bye.